Magandang araw mga boss. Isang Filipino fighter ang namayagpag ang pangalan matapos patulogin ang isang naghaharian sa light flyweight at isang unbeaten Mexican fighter na si Humberto Chiquita Gonzalez. Pag-usapan natin yan mga boss. Sa kasagsagan ng Filipino boxing fighter sa ilang mga dekada, may isang Pinoy boxer na ginulat ang buong mundo. Siya ay si Rolando Pascua, tubong Cebu City, Philippines, na may record na 24 na panalo, 5 talo, at 8 panalo nito ay via knockout. Naglalaro sa light flyweight division, isang southpaw fighter. December 1990, nabigyan na isang world title fight si Rolando Pascua para sa WBC World Light Flyweight title. At ito ang pangalawang laban niya sa labas ng bansa. Laban sa isang undefeated at naghari sa light flyweight division, ang kampiyon na si Humberto Chiquita Gonzalez na may nakakabilib na record. 30 na panalo, walang talo, at 24 na panalo nito ay via knockout. Napakagandang oportunidad ito kay Pascua. Bihira lang ang napagbigyan ng isang world title fight. At anong boxer pa ito sa US? Hindi pa kilala. Kalaban na ito ay parang bumangga ng isang leon si Rolando Pascua. Pang-anim na depensa na ito ng kampiyon. At sa lahat ng gustong umagaw nito ay knockout ang napala kay Gonzalez. Sa panahong ito, si Gonzalez ay sikat na ito sa Amerika. Isa sa pinakamagaling sa flyweight division. Puspusan ang naging training ng ating kababayan. 3 buwan itong nagsanay bago ang laban. Dahil hindi basta-basta ang kanyang haharapin. Isang leon sa flyweight division. Heavy underdog ang ating kababayan. Pero hindi ito pinansin. Ginawa niya itong motivation para sa maging laban nila. Gugulatin niya ang buong mundo na sa pagiging heavy underdog ay siya pala ang taong tinadhana para ma-knockout at ipatikim ang unang talo sa naghari-hari ang light flyweight division na si Chiquita Gonzalez. December 19, 1990, bago magpasko, nagharap ang Leon at si Rolando Pascua. Ginanap ang laban nila sa bansang Amerika. Makikita mo talagang kampante lang ang kampiyon at ang sisiguro na patutulugin ang ating pambato. Pagtawag pa lang ng kanyang pangalan ng announcer ay naghihiyawan ang mga nanonood nito sa laban. Sa round 1 pa lang ay nagpakawala na ng malalakas na suntok ang kampiyon. Marinig mong naghihiyawan ang mga fans kita. Pero hindi nagpadayag ang ating kababayan. Gumitaw rin ito ng mga malalakas na suntok sumabay sa kampiyon. Nagpalitan ng mga suntok ang dalawang boksingero. Unti-unting nakapasok ang mga suntok ni Pascua. Pagkatapos ng round 1, nakatama ng isang malakas na jab ang kampiyon. Maganda ang pinakita ni Rolando Pascua sa round 1. At sa round 2, ay naging aggressive na ang kampiyon. Hinahabol na si Pascua, isididong papatulugin. Pero magaling ang depensa ng ating kababayan. Sumabay rin ito sa champion. We'll see what happens. Gonzalez known as Chiquita, that means the little one. Been like a big brother to him, giving him advice. Like the way that Cuevas used to fight, the exciting style. I'll tell you what, he throws punches like the piano. Down the outside of the box. Make Gonzalez move. And Gonzalez missing with some wild swings early here. At pagsimula ng round 3 ay unti-unti nang pumapasok ang mga suntok ni Pascua. Tumama ang right hook sa mukha ng kampiyon. Sa round na ito ay madaming pinatama ng suntok ang ating kababayan laban sa kampiyon. Knockout.
record. I think he would do it a flip to Gonzalez on the ground. I had a chance to chat with him at the weigh-in today, and he said he's not looking for the knockout. He wants to win a decision. That's his game plan. He is under no illusion that he can knock Gonzalez out. But if he continues to score, as he's Pascual, two, three punches. Pascual, Pascual Gonzalez, another punch by Pascual got in. Gonzalez trying to work to the body to get the jab out of his face. Huntsley moving in. I see some blood. Chiquita, I don't know if it is from. Exchange. Pascual got in a solid left, and then Gonzalez responding with a right. And action after the bell. Orlando Pascual, maybe even Alberto Gonzalez. I think you're absolutely right. But people, they're just doing a good boxing lesson. Here's the end of that last round, Chris. Pagsimula pa lang sa round 4 ay nagiging agresib na ang dalawang boksingero. Nagpalitan ng mga suntok. Naging dihado ang ating kababayan. Tumama ang mga kombinasyon ng kampiyon. Pero sa pag-untugan ng mga ulo nito, ay dito nagkaroon ng isang cut si Gonzalez sa kaliwang mata. Hininto muna ng referee ang laban para matingnan ang bitak ng kaliwang mata ni Gonzalez. Hindi naman talaga ito maiiwasan kung ang dalawang fighter puntugan ang mga ulo nito sa pagdidepensa. Ito galit na ang kampiyon. Sumugod ito at nagpakawala ng maraming suntok at gusto nang tapusin ang laban. Pero hindi nabuwag ang depensa ng ating kababayan. Kahit maraming tumama na suntok sa kanya, matigas pa rin ang panga at maganda ang kanyang pagkondisyon. Round 5 naman ay nakatama ng isang solidong right hook ang kampiyon sa panga ni Pascual. Pero sa pagbawi ni Pascual ay tumama ang mga kombinasyon nito, dahilan para kumalog ang utak ng kampiyon. At sa round 6 na nga ay binago ni Rolando Pascual at ginulat ang buong mundo. Pati ang mga komentator sa laban ay di makapaniwala. Nagpalitan ng mga malalakas na suntok ang dalawang boksingero at para bang wala nang susunod na round. At ito unang nakatama ng malakas na suntok si Pascual. At ang naging follow-up nito ay sa buligan na naman ang kanyang punteriya, dahilan para humina ang kampiyon. Sa mga pakunti-kunting patama ni Pascual sa kampiyon ay halatang masasaktan ito. At sa isang body shot ay biglang napahawak ang kampiyon kay Pascual. Nakita ni Pascual na nasaktan ang kampiyon.
At sa naging follow-up ay sunod-sunod na kombinasyon na tumama sa pangalan ng kampiyon. Dahilan para bumagsak ito, di na nakatayo pa muli. Ginulat ni Rolando Pasco ang taong nanonood sa laban at ang buong mundo. Tumatak ito sa kasaysayan ng boxing, ang sikat at nagahari sa light flyweight division at isang undefeated na Mexican fighter at hindi pa nakatikim ng isang knockdown ay natalo ng isang Pinoy fighter. Dahil sa laban na iyon ay namayagpag ang pangalan ni Rolando Pasco sa Amerika. Nagretiro si Rolando Pasco na may record na 45 na panalo, 25 na talo at 17 na panalo nito ay via knockout. At yan na po ang ating video sa ngayon mga boss. Maraming salamat po.